Anong understanding niyo ng conjugation? Pag-iba-iba ng words. Flexion, generally, yun yung pag-iba-iba. Transformation. Pag yung sa noun, declension. Pag sa verb, conjugation. Okay. Alteration ng forma ng salita. So, conjugation. Pag conjugation, ang focus lang natin is sa verb. Okay. So, ang sabi sa kanya ay pag ano siya, yung variation of the endings of a Korean verb which we can identify mood, tenses, then person, at saka speech level. So, pag-iba-iba siya ng verb, pandiwa. Ano yung pandiwa? Mga salitang nagsasaad ng kilos, galaw, at kalagayan. Mga ganun na. So, yun ang pandiwa. Verb. Iba yung panguri. So, adjective naman. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano siya binabago. Ngayon, sa Korean naman, ang conjugation, kaya ito, variation siya na pag-iba-iba ng verb ending. Tandaan niyo, ha? Pag-iba-iba ng verb ending. Okay? Kasi yun lang ang binabago, yung verb ending. Okay? Kung sa Tagalog, paglalagay ng ano, ng hulapi. Alam niyo yung mga pawatas? Narinig niyo lang. So, sa Korean kasi may tinatawag na dictionary form. Infinitive form. So, infinitive form siya. Yun yung malapit sa pawatas. Kumbaga, hindi tiyak yung hindi pa tiyak yung ano, kalagayan or yung kung kailan siya or yung tenses niya, hindi alam. Bawa umibig. Mga ganun. Umibig, umawit, mga ganun na hindi siya tiyak, hindi mo pa siya nababanghay. Ibig sabihin, hindi mo alam yung pagkakasunod sa verb. Nasa infinitive form. Halimbawa, to love. Infinitive form siya. Yun yung mga dictionary form. Okay? So, yun ang mga babaguhin natin. Conjugation. Okay? Ang reason kung bakit tayo magkoconjugate, kasi dapat tayo magkonjugate, diba? Unang-una, ba't kailangan natin magkonjugate? Sa pakikipag-usap natin, panakikipag-usap tayo, kailangan nating maiparating ng tama yung gusto natin. Yung needs and wants. Kumbaga, itong mga bagay na to, or wants, yan yung sinasabi natin, and then yun yung gumagawa tayo, or yung iba, sabihin natin sila kung paano na, kung ano yung needs natin or wants, or sila naman mag-respond sa atin kung paano natin, kung makukuha ba natin yung needs and wants natin. So, lahat ng sinasabi natin, di ba gano'n? Ay, lahat siya na ang lundo niyan, ang goal ng sinasabi natin, kumbaga yung needs and wants natin. Okay? Ibig sabihin niyan, para ma-communicate mo, para maintindihan ng kausap mo, yung sinasabi mo, kailangan mong gumamit ng conjugation. Ha? Hindi naman pwede na hindi mo babaguhin yung ano. Kasi may mga salita na ano eh, bawa, mga walang tense. So, ang ginagamit nila, dinudugsungan lang sila ng time para maintindihan. Pero pag kasi ang language ay hindi na iiba-iba, yung verb hindi na iba-iba, kumbaga, wala siyang inflection, walang alteration, hindi mo masasabi talaga eksakto yung gusto mong sabihin. Halimbawa, kain. So, yung kain, andun siya sa salitang ugat. Diba? Kumbaga, ay, halimbawa, pagkain or yung act ng kain. Diba? Alam nga sabihin mo lang, kunyari, kumain ka na, hindi mo pwede sabihin na kain lang. Ako kain kahapon. Parang, di ba? Kain bukas.
Di ba? Gagawin mo, kakain bukas. Kakain, kumakain, kumain. So, yun yung ano, binabago yung pandiwa. Para masabi natin sa ngayon. And then, syempre, yung grammatical reason, sasabi gagawa tayo ng, sasabihin natin yung conjugation or gagamitin natin yung conjugation para ipakita yung moods. Ang moods ay anyo. Diba? Pag masama ang mood, nakikita sa mukha, di ba? So, ang moods ay nagsasabi siya kung anong uri or kategorya yung pangungusap na sasabihin mo. Kung ito ay nagsasabi ka ng fact or katotohanan, nagsasalaysay. Kung ikaw ay nag-uutos, command. So, yung tinatawag na indicative, imperative, yung mga ganon, interrogative. Anyo yan, anyo. Okay? So, yung anyo, isa-isay natin. So, So, una-una, yung moods. So, yung iba-ibang kategorya. Interrogative, imperative, patanong, pasalaysay, mga ganun, ano, pautos, kahilingan. Ito yung moods. And next naman, pwede rin maipakita sa conjugation ng tenses. Yan. So, ang tenses naman, para maipakita mo yung time. Yung time. Kung ito ay ginagawa pa lang, natapos na, or ibang nagdaan. Diyan. Okay? Then, makikita din dyan yung person. Yung person naman, sinasabi dyan yung first person, second person, third person. Yung nagsasalita, yung kinakausap at yung ibang pinag-uusapan. Nag-guess nyo? Makikita dyan. Kaya nga, meron siyang mga bawa, halkeo, mga keo, ilkeo. Yun ay mga first person. Bawa, ship po, kuship po. Ba? Yung bawa ay want to. Merong, pag yung iba naman, mga ship po heo, ibig sabihin, nakikita rin sa conjugation yung person. Kung sino yung nagsasalita, kung alin dapat, kung ito ay para sa first person or second person. And then, ano pa? Speech level. Yan. Pwede yung sulat. Ang speech level, yun yung paggalang. Kung yung sinasabi mo ay close mo siya, intimate. Or kung yung sinasabi mo ay ka-level mo lang. Low formal or high formal. So, meron siyang low, medium, at saka high. May tatlong level. Ng ano. Bali yan eh, casual at saka formal. Mga pammal at saka chondemmal. Iba yung ano, iba yung honorific. Okay? Speech level. Sulat nyo na? Okay, ang speech level, ito pa yung mga pinagkakamalian ng mga nagtuturo. Magkaiba ang speech level sa honorifics. Okay? Speech level, unlike honorifics, which are used to show respect towards someone mentioned in a sentence. Ang honorific ay yung na-mention mo dun sa sentence. Okay? Speech levels are used to show respect towards the speakers or writers, audience, or yung kausap. So, ito ano. O, it reflects yung formality dun sa sitwasyon. Ang honorific ay patungkol dun sa nabanggit mo sa pangungusap. Ang honorific ay pwede siyang verb, pwede siyang noun, pwede rin siyang ano, yung mga kinakabit, mga she, mga nim, pwede rin siya yung mga tawag, yung upa. So, iba-ibang ano, iba-ibang honorific. Samantalang ang speech level sa conjugation, yung nasa hulihan lang. Yung mga yo,
nida, mga ganun. Guess nyo na? Magkaiba yun. Alright. So, yun yung mga dahilan ng ano. Ang pinaka the best na dahilan kung bakit dapat natin mag-aralan ng conjugation, dahil lahat ng nakasulat sa exam ay naka-conjugate. Naka-conjugate siya. Lalo na yung conversation. Maraming paragraph sa exam, naka-conjugate siya. Hindi siya naka-dictionary form. Okay, so, kailangan dapat alam mo yung conjugation. Okay? May binabasa ako sa Facebook. May nagtanong doon, kailangan po daw ba mag-aral ng mga conjugation or ng mga sentence? Sabi nung isa, hindi na, kasi hindi ka naman gagawa ng sentence or mag-conjugate sa exam. Maling logic yun, ano? Diba? Hindi ka rin naman hindi ka rin naman magsusulat sa ano? Siyempre, hindi ka rin magsusulat sa exam. So, dapat hindi ka na rin magsulat ng Korean. Diba? Maling logic yung sinasabi niya, no? Masasabi kong kailan yung ganito, kailan yung tama. Sabi mo, hindi daw kailangan na mag-aral ng sentence kasi hindi ka naman daw magsusulat or magagawa ng sentence sa Korea. Siyempre. Oh, tama. Buti kong mga vocabs lang nakasulat doon. Itatama mo lang yung words. At saka, huwag ka na rin magsulat ng alphabet. Kasi hindi ka rin naman magsusulat ng alphabet sa exam. Mag-shade ka lang naman. So, dapat ang pag-aralan mo lang ay mag-shade. O kaya mag-click. Kasi yun lang ang gagawin mo sa exam. Mali. Dapat ang goal natin, hindi lang ba hanggang doon sa exam. Dapat, yung nasa Korea ka na. Pagdating mo sa Korea, nakachamba ka nga sa exam. Pero ang hirap naman na may mga gusto kang sabihin or may mga gusto kang gawin na kailangan mong magsalita ng Korean na hindi mo magawa, ano? Hindi ka marunong. Mahirap yun. So, magpapa-release ka lang na magpapa-release. Yan sa pauwiin. Hindi ganun. So, kailangan natin na mag-aral talaga ng conjugation. Dahil, nag-aaral kayo ng Korean language, so gusto natin na matuto tayong magsalita. So, dapat, nag-conjugate tayo. Okay? Okay. So, ang conjugation, naka-focus lang yan sa ending ng verb. Verb ending lang. Kasi pag noun ending, yun ay particles. So, ang conjugation ay verb ending. So, pag babago-bago or modification or transformation or alteration ng hulihan ng pandiwa. Okay? Ganito, isa pang mahalaga na malaman natin. So, yung verb. Siyempre, ang verb ay siya yung action word. Action word. Pag sa atin, ito yung pandiwa. At ang pandiwa ay magkaiba kaysa sa pang-uri. Or panglarawan. Or pang-uri. Or adjective. Pero sa Korean, tinatawag din siyang verb. Kumbaga yung category niya ay nandun din sa verb. So yung verb at adjective ay nandun din siya sa verb. Kaya lang, yung isa tinatawag na action verb at yung isa tinatawag na descriptive verb. Okay? Yes nyo? So yung verb na yan, pwede natin siyang hatiin sa action verb. And then, descriptive verb. Ayan. So, ito talaga yung verb. Ito naman yung adjective. Mm-hmm.
Okay? And then, ang action verb ay pwede nating hatiin siya sa dalawa. Dalawa. So, yung tinatawag na transitive at saka intransitive. Ayan. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? So, bakit may dalawa pang verb? Ito. Ang transitive, from the word na transit. Ano bang pagkakaintindi niyo sa transit? LRT, anong meaning ng LRT? Light Railway Transit, ano? So, meron siyang, kumbaga, may movement or naipapasa or meron siyang, ano, sa main, may naitatransfer. Okay? Kumbaga, yung isang station, tinatanggap yung isang station from station 1 to station 2. Ganon. So, sa, ang ibig sabihin lang nito, sa madaling salita, pakita ko muna sa inyo yung demo ko. Halimbawa, transitive. Yung verb, kunyari ay, anong verb? Walk. Ano pa? Jump. Ganon. Okay. So, iba yun mga verb yun, mga action. So, ang bawa, gawin na, ano ba ba? Study. Halimbawa, study, ano? Ayan. Study. Aral. Ano? To study. Ito ay transitive. Ngayon, paano natin malalaman kung transitive to? So, ang gagawin natin, may mga question kasi. Ano ba yung mga alam yung tanong? Ano? Kailan? Bakit? Paano? Mga ganun. Saan? So, mga ano? Saan? Paano? Ang tanong natin para malaman natin kung transitive siya o intransitive, yung tanong na ano or what or nang ano. Maga, tatanungin natin nang ano. Ayan. Halimbawa, mas madali yan, gawin natin past tense. Halimbawa, aral. Nag-aral. Tapos, nag-aral ng ano. Pag okay yung tanong, hindi siya kakaiba yung tanong, ibig sabihin, ano siya? Transitive siya. So, nang ano, meron siyang tagatanggap nung ano, nung subject. Nung yung verb pala, yung verb, meron siyang object na nasagot sa tanong ng ano. Okay? Nag-aaral ng Korean. So, yun ang object. So, ibig sabihin lang ng transitive, meron siyang object. So, ito namang isa, halimbawa, chada. To sleep. Tulog. Bagaman may mga word na intransitive na pwede natin gawin siya as transitive, na gagamitin din natin yung noun form ng ito. Pag-aral natin yan sa mga susunod. So, transitive. Intransitive naman, wala siyang object. Hindi mo siya pwedeng tanongin ng ano. Bawa, tumulog. Tumulog ng ano. Meron mga ganun. Diba? Ano pa? Halimbawa ay alis. Kada, to go. Umalis ng ano. Wala ano. Awkward yung ano. Nagagets nyo na? Meron kasi siyang ano. May taga-tanggap. Para mas magets nyo pa yung subject, object. Halimbawa, kunyari ang subject natin ay daga. Yan. Ito, daga. Tapos ang verb natin ay halimbawa ay kumain. Halimbawa. Yan. Gawin muna natin na ano, neutral form, mongkota. Yan. Tapos, kumain ng ano, diba? Meron ngayon siyang ano, gagawin natin object. So, halimbawa ay, ano ba, pusa. Kuyangi. Ayan. Ngayon, pag mag-a-analyze ka ng sentence ng Korean, unahin muna verb. So, ito yung verb.
Lagi nasa hulihan yan eh. Tapos, ito yung verb, tatanungin mo, sino ba yung gumagawa yan? Sino, kumbaga, ito yung act, sino yung actor? Ito yung action, sino yung gumagawa ng action na yan? Ang gumagawa nito ay, ito, yung daga. So, ito yung subject. Magayon ng bida. Okay? And then, ito naman, sino yung tumatanggap nito? Kumbaga, yung tanong na ng ano yung sagot? Yung sagot, yun ang object. Okay? Yan. Pag tayo nag-aaral ng particles, malalaman mo ngayon kung ano yung mga ilalagay. So, ang transitive ay meron siyang object. Ang intransitive, wala siyang object. Okay? So, and then, ito naman, automatic na sa linya, sa ano siya ng category siya ng intransitive kasi non-action yung mga yan eh. Non-action. Wala namang action. Maganda, mga ganun, no? Mainit. So, yung mga naglalaro, walang action doon. Walang tumatanggap ng ano. Yes, yun na. So, yun ang mga pagkakaiba. Kaya, ang ibig ko sabihin, kasi conjugation, adjective, ibig sabihin, sakop siya ng conjugation. Ibig sabihin, pwede rin natin i-conjugate itong adjective. Kasi, nabibilang din siya as verb. Okay, tandaan nyo ha, ang conjugation ay verb ending. Pagbabago-bago ng ending ng verb. Pag naman noun ang babaguhin, yun naman ay particles naman ang ginagamit doon. Okay? Naiintindihan nyo ba? Nung bang elementary, high school, natatandaan nyo ba yung mga lessons sa ganyan? Mga pawatas, mga banghay, mga ganun. Sige, kopyahin nyo muna. Pansin nyo yung mga word na may con. Bawa ay conjunction. Bawa connection. Mga ganun. Con. Meron siyang nagdudugtong, di ba? So, ganyan na gagawin natin. Magdudugtong-dugtong lang tayo. Kukunin natin yung verb stem. Kung sa atin meron salitang ugat. Sa atin kasi, sa Tagalog kasi, may salitang ugat. Tapos, pwede nyo pa siyang gawin na pawatas. Yun yung walang, hindi mo pwedeng banghayin. Ang lalim ba ng Tagalog ko? Tapos, yung mismo ng ano, conjugation na mismo. Okay? Yun. Sa, dito naman, verb stem. Ayaw manggaya ng Korea. Kasi salitang ugat. Sa kanila naman, katawan. Stem naman. Katawan ng pandiwa, verb stem. So, magagawa tayo dyan ng okay, next yan, pag-aaral natin yung verb stem. Murahin na natin. Sige, hanggang dito lang. Okay, verb stem. Yan. So, from dictionary form or infinitive form, yung nasa dictionary, kukuhain natin yung verb stem. Yan kasi ang start ng conjugation. Magsisimula tayo sa verb stem. Okay. Kuha tayo ng mga verb. Ano mga verb? Eat. Ano pa? Drink daw. Okay yan. Ano pa? Sing. Ano? Sing. Norehada. Ano ba? Fly. And okay. Mokta, mashida, norehada, nalda. To eat, to drink, to sing, to fly. Narda.
Doon yung kinuha ng Korean eh. Si Narda, di ba lumilipad dyan? Sabi na, nanonood sila nun. Yan, gayahin natin, sabi ng Koreano. Narda. Gawin natin Nalda. To fly. Ngayon, ang gagawin natin dyan, para makuha natin ang verb stem, tatanggalin mo lang yung da. So, tatanggalin mo lang yung da. Okay? So, halimbawa ito, tinanggal mo to, ay dito na lang. Ito. Ito. Ayan. And then, kukunin naman natin ngayon, i-analyze natin sila kung ano-ano ang mga verb stem. Ayan. So, ganito. Itong verb stem na to, nagtapos sa consonant. Sa consonant, no? So, gagawa tayo ng mga ano natin, code or symbol natin. So, ang gagawin natin ay verb stem consonant. Ayan. Okay? So, ito yung unang verb stem natin. So, ito naman. Saan siya nagtapos? Sa vowel. So, ang gagawin natin ay verb stem vowel. Number 3. Ito, vowel pa rin. So, kasama pa rin siya rito, no? Then, ito naman. Lagyan natin ang pangatlo. Verb stem na R. Para ma-introduce ko na kayo sa irregular. So, ito yung unang irregular. At least, samahan natin. Then, also sa'yo. Ayan. Ito ay, ito regular na verb stem, sinamahan ko na rin ng irregular. Ayan. Guess niya? So, ganyan lang. Meron siyang tatlo. Parang, alam niyo yung Tetris? Yung brick game? Isipin niyo, mga shape yan. Kumbaga, may mga shape siya. Ito ay, halimbawa, square, tapos ito naman ay pag ganun. Diba? Ayan. Ito naman, ito kasi irregular. Minsan tinatanggal 'yon. Tatanggalin mo yung R para magiging ganun na lang siya. Ayan. So sa brick game, pag ganito, ang siyempre ang ilalagay mo diyan ay yung siyempre yung ganito Dito naman ang ilalagay mo yung ganun ang shape. Tama? Dito naman, pag tinanggal mo kasi 'to, magiging ganun na siya. So ang ilalagay mo diyan ganun na rin. Yun yung dugsong-dugsong lang. Sa mga nag-aaral na ng conjugation, kasi hindi, ang pagtuturo nila ng conjugation, nung nag-aaral ako ng conjugation, Korean yung teacher ko, ang natutunan ko lang, yung hada. So, ang dami kasing rules niyan eh. Hada lang talaga natutunan ko. Kaya natapos yung pag-aaral lang. Hindi ko naiintindihan eh, yung hada lang. Kasi di ba yung hada gagawin lang, he. Kaya nung nag-i-exam kami, di yung pinipili, yun lang hada ang alam kong gawin. Ganun. Kasi nalilito ako doon sa pagtuturo nila kung paano nagko-conjugate. May mga math na ginagawa sila. Pero illogical naman yung math na sinasabi nila. Siguro kung makaka-relate kayo. At burahin ko dito ganito daw ang sabi nila. Siyempre alam natin pag 1 plus 1 ano sagot? 2. Tama no? Ganito alam mong ang tinuturo nilang math sa yun daw ganito plus ganito equals paano nangyari yun? So di ba kakaiba no? Yung A at saka plus A equals A. Kaya may mga math pa eh. Alam mo, pag math magulo, pag hindi ka magaling sa math, ganyan ang ginagawa nila. Pag daw ha, ipa-plus mo daw sa A equals math. Ayaw na, di ba? Kasi, halimbawa, sinasabi niya, ka. So, ang gagawin mo dito, ipa-plus mo sa A. Ang sagot daw dyan ay, ha? Paano naging ganun yun? Di ba dapat ka, ah? Di ba magulo?
Pero pag ganito ang pag-aaral natin, oh, papakita ko sa inyo. Halimbawa, hada. Oh, ano muna ang gagawin natin? Kukunin ang verb stem. Tatanggalin ng da. Tapos, pagkatapos niyan, ang gagalagay mo ay, oh, pag magtuturo kayo ng conjugation, tatanggalin ng da. Pagkatapos, guguhit lang ng pag-anun. Oh, mahirap ba? Madali, no? Madaling tandaan, di ba? But kailangan pa ng mga plus na ano? Itatanggalin mo lang yun, tapos guguhitan ng ganun. Anong mahirap doon? Hmm? Oh. Halimbawa, doon sa kada. Oh. Kada. Ang gagawin mo, tatanggalin mo to. Then next, no change. Walang babaguhin. Oh, anong mahirap doon? Yan. So, ang nagiging problema, pag pwedeng mag-ituturo nyo, hindi nyo kailangan i-demo na mag... Kasi yung simpleng bagay, ang ginagawa nung nagtuturo ay ginagawang komplikado para ma-amaze ang student, para maguluhan lang. Kasi ginagawang komplikado yung simpleng bagay. Ang dapat ng goal nyo pag kayo magtuturo ay ma-communicate or ma-intindihan nung tinuturoan nyo. So, ang goal mo dapat ay makipag-communicate ng naiintindihan nung tinuturuan mo. Hindi yung magugulo lang sila. Gets nyo? O, di ba pag tinuro mo yan, tatanggalin mo lang. O, ikaw, gatanggalin mo lang yung da. Pagkatapos, wala ka nang babaguhin. O, ganun lang. Wala na mga plus. Tama? O, dun sa hada, madali lang, di ba? Okay. Para ituturo ko sa inyo isa-isa kung paano ginagawa eh. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga kung paano kinoconjugate. Halimbawa, ito. First step, ito. Then, gugulalagyan ng ganon. Diba? Madaling tandaan. Parang cambio lang ng sasakyan, diba? Una, ganon. Isa, ganun. Madaling maintindihan. Sa iba kasi may mga plus pa yan eh. Ganun ba nang tinuturo? May mga plus A equals ka A? Sa libro? Ganun. Pero madaling maintindihan pag ganito, di ba? Yun mga simpleng paraan lang ng pagtuturo. Okay? Okay, punta muna tayo dun sa ano, bago yung rules na yan, kasi guidelines, 7 guidelines yung ginawa ko ngayon. Simple lang siya. Dun muna tayo sa, dyan muna yung ibang na yan. Yan. Sa speech level, yung tuwad ng sinabi ko sa inyo kanina, may mga formality siya, may speech level tayo. Meron din naman ng mga salita. Okay. Again, magkaiba yung honorifics at saka sa speech level. Yung depende, ang speech level ay depende sa kausap mo. Yung katayuan mo, dun sa kausap mo. Okay. Halimbawa, pag sinabi na, kunyari, halimbawa ito. Yan, cho. So, ang isipin agad natin, ang cho ay magalang. Tama? High formal. Tama ba? Pero ang ibig sabihin ng kasi ng cho ay humble form. Ano ibig sabihin ng humble form? Ano yung, pag sinabing nag-humble ka, ibinababa mo yung sarili mo. Tama? So, ibig sabihin, ibinababa mo yung sarili mo kasi yung kausap mo ay mas mataas ang yun. Nakikets nyo na? Okay. So, para sa'yo to. Pero yung ending niya, so dapat babagay dito. Yan. So, ang speech level, magkakaugnay yung nagsasalita at saka yung kausap. Kasi na? Okay? Ngayon, meron din naman tayo na salita naman na neutral. Neutral lang siya. Tinatawag ng mga diary form. Tinatawag na neutral form, written form, mga ganon. Yung tinatawag na plain form, plain. Pag sinabing plain form, hindi siya directly masasabi natin na as casual or formal.
As in plain form lang siya. Ito kasi ay wala kasi siyang direkta na kausap. Wala siyang direktang kausap. Di ba meron tayong timeline sa Facebook? Ano nakalagay din sa Facebook pag ano? Ano nakalagay doon? What's on your mind? Yan. Alam yung kantang Thinking Out Loud? Yung ibig sabihin ng what's on your mind? Mind pala. What's on your mind? Yung nasa isip mo, sinasabi mo. So, hindi siya direkta. No? Kahit, kunyari, magkasama tayo, naglalakad tayo, nakakita ng pusa na maganda. Ano? Masabi mo, ganda ng pusa. Diba? Nakita mo kasi yung pusa, naisip mo na maganda, sinabi mo. Pero hindi mo direkta sinasabi sa kanya. Hindi ibig sabihin na wala kang kausap, ha? Hindi mo lang direkta na sinasabi sa kanya. Ano yung pagkakaiba ng I am thankful saka thank you? Alin yung direkta? Yung thank you. Kesa dun sa I am thankful. Sinasabi mo lang yung nararamdaman mo na you are grateful, di ba? You are thankful. So, kaya may makikita kayo dun sa ano. Maririnig kayo kung nanonood kayo or mapapanood kayo na sinasabi na halimbawa, yep po da. Oh, yep po da. Diba? Hindi niya may nakitang magandang isang bagay, sabi niya, oh, yep po da. Oh, yep po da. Yep po da. Kaya, diba? O kaya naman sabi niya, kumapta, hindi direktang sinabi niya sa ano. Parang, I am thankful. Ganun. Kaya pag maglalagay kayo sa timeline ng Facebook niyo, dapat plain form. Kasi wala naman kayong direktang kausap doon. Unless, naka-mention doon. Diba? Bihira naman yung nag-mention, diba? May mga tinatag. Ang ginagawa pa nga ng mga Pinoy natin, kumbaga, yung kaaway ay ibablock. Tapos, susulat mo sa timeline. Hindi naman niya bubabasa, no? Kung anong isusulat mo doon. So, tapos hindi siya direkta pa, no? Parang kausap mo talaga. Pero binlock mo. Hindi yan. Hindi siya, no? Hindi yan. Dapat plain form. Okay? Pag kumuha kayo ng topic 2, yan. Dapat naka-written form siya. Hindi yung, pwede siyang gumamit ng plain form or yung neutral form. Kaya pag sa mga books, makikita nyo, may mga da. Okay? May mga da yung ending. So, yan ang plain form. So, plain form at saka, pag-aralan natin yung plain form at saka yung high formal. So, plain form muna tayo. Gagamitin natin itong mga verb stem na to. Okay. So, pag number one, sa plain form, diba, yung mga descriptive verb. Okay, adjective yan. Paano siya kinoconjugate? O, ganito lang yan. Pag kinoconjugate ang descriptive verb, no change lang siya. Okay? Oh, madali ang buhay. Walang babaguhin. Paano yan? Sabihin, hindi mo na kailangan kuhanin itong mga ganito. Kasi kung ano yung nakasulat sa dictionary form, eh di yun din lang ang gagawin mo sa kanya. Oh, ano ba yan? To be pretty. Descriptive verb yan. Hindi siya action. Non-action yan. Yep, puda. Yep, puda. So, ang conjugation niya, yan na rin. Yep, puda. Kaya maririnig niya sa ano, sinasabi nila, yepuda, yepuda. Okay? Hindi siya yepunda. Oh, kaya yung sabi ng Koreano na, may tinuturuan kasi ng Koreano dun sa, ano, sa Mindoro. No? Sabi, no, yepunda. Mali yun. Wala kayong marinig na yepunda. Yepuda. Hindi na binabago. Okay? So, madali lang. Palatandaan lang ng descriptive verb doon sa mga definition, yung may mga to be. Okay? Then, kung naiintindihan nyo yung meaning, isipin nyo, ano ba to action or non-action? Yung mga ganun. Then, meron din siya na may mga word din na nag-overlap siya. Minsan siya ay pwede siyang action, pwede din siyang non-action. Tulad ng mga ita, mga ganyan. Minsan, pwede mo siya gamitin as transitive or intransitive. Pero ito mostly intransitive to. Intransitive siya.
talaga. Ang alin pa? Yung mga hada, yung sabihin ng hada, to do. Pero hindi lahat ng hada ay action. Okay? Hindi lahat ng hada. Halimbawa, hengbok hada. Hengbok hada. To be happy yun, di ba? Hada siya, pero hindi siya action. Ano pa? Pilyo hada. Pilyo hada. O, marami nagkakamali sa ganito. Yan. Ang pilyo hada ay hindi siya, ano, descriptive siya. As hindi siya ang kaya nga ginagamit ng iba ito, ul, rule. Hindi siya ginagamit ng ganun. Yan. Okay? Again, descriptive verb, walang pagbabago. No change. Number two. Oh, kapag ang verb stem ay consonant. Oh, ito, consonant. So, ang lalagyan natin ay ganun lang. So, lagyan natin sagot dito. Ayan. Plain form yan. Pag verb stem ay consonant, yun ang ilalagay natin. Pero hindi natin isasali ito. R. Consonant din ito, di ba? So, yun ang irregular. So, lahat ng consonant except yung R. Oh, ito, nunda ang lalagay natin. Nunda. Oh, halimbawa, ito, mukta. Tatanggalin natin yung da. So, dito siya, ano, nagtapos siya sa consonant, ididigit lang natin yun. Okay? Mongninda. 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 Hindi siya muknunda. G, pagkasunod yun, N, nagiging NG na to. Mongninda. Okay? Number three. Nasusundan niya? Bawa, ikta. O, mga ganon. Chata. So, yung mga nagtatapos sa, may patching, basta may nagtatapos sa consonant, nunda. Didikit lang natin yan. Meron naman tayo sa mga workbook. Yung sa workbook. Yung sa una. Anong page na? Pwede mo. Yan. Ayan, page 21. And verb stem, okay, susulat lang, tatanggalin lang yung da, then kuhanin nyo yung plain form. Yung plain form, susundin nyo lang to. Okay? Hindi nyo pa masyado ma-absorb ito, pero pag ginawa nyo na to, then tinuro nyo sa iba, ano, makukuha nyo rin to. Okay? So, number two, pag consonant, ninda lang. Next, verb stem na vowel. Ano ba? Kada. Ano ba? Kada. And kada. Patanggalin mo yung da. So, nagtapos siya sa vowel. Dudugsong mo yung ganon. So, dapat pag sinulit mo, pantay siya, ganon. Para maidugsong mo yung nda. Ha? Hindi yun. Hindi yun. Then, dugsong mo lang yung ilalim. Yeah. Ba, aalis kayo, mga katropa nyo dito, or mga marami dito. Pwede yung hindi nyo direktang sabihin sa kanya, kumbaga, sasabihin nyo lang na paalis kayo. Kanda. Oh, kanda. Yan. Ini-insert lang, katulad nito, pinapasok yan sa ilalim yung inda. So, sasagutan nyo din sa mga words sa workbook. Number four. Ito naman, gamitin naman natin to. Yung kanina, ano nga yung to fly? To fly, kinuha kay Narda. No? Nalda. Tanggalin yung da. Tapos sa R. Yun. So, ang gagawin natin dito, remove yung R. So, magiging na. And then, ang i-follow natin, ayun. So, magiging siyang
Nanda. Nanda. Yes niya? Irregular. Meron tayong lesson sa mga irregular. Yan. Kasi itong irregular, meron siyang pag NBS, nawawala yung R. Pero huwag niyo munang guluhin ang isip niyo tungkol sa irregular na yan. Next ay high formal. O, ito na lang muna ang gawin niyo. So, dyan ay high formal. Sige, turo ko na yung high formal. Nakopyan niyo na to. So, ang high formal naman, ginagamit naman to. So, ito yung mas mataas na ano, na speech level. Ginagamit to sa parents, sa mga teacher, superior, yung matataas na tao. Mga basketball player. Mga higante. Hindi na. Basta yung ano, kailangan nila ng respect na ano. Mataas sa paggalang. Okay? So, ang formal, high formal, gagamitin din natin siya dun sa... Pero, eto, kanina kasi yung descriptive, no change. Pero dito, same lang sila, ano? Regardless, or it doesn't matter kung siya ay verb or adjective. Basta itong susundin natin. So, gagamitin na natin to, verb stem consonant, verb stem vowel, at saka verb stem na R. So, pag consonant, ang ilalagay natin ay yan. Sumnida. Pag ito ay yung B, tapos nida. Pip, tapos nida. Tapos dito naman, magiging itong i-apply natin. Tatanggalin din natin to, then i-apply natin to. Okay, number one, mga consonant. Same kanina, no? So, mokta. Tananggalin natin yung da. So, mok. So, nagtapos sa consonant, so ini-apply natin. Ayan. Tama yun, high formal yung sunod, ano? Ayan. Tapos, mayroon na doon na, ano, interrogative. So, interrogative ay question. Question form nito. Yung high formal, meron siyang ano, meron siyang question form. Unlike din sa iba, mga casual, tataas mo lang yung tono mo, nagiging tanong na. Pwede na siyang tanong. Pero ito, hindi siya pwede na ganun. Ano ba ito? Muksum nida? Hindi pwede yun. Muksum nida? So, meron siyang question form. Paano yung interrogative? Yung da, papalitan mo lang. Ito, alisin mo, papalitan mo siya ng yan. Ka. Ka. Okay? Ka. Sumnika. Ika. So, ayun yung question. Pwede niya i-diretso doon. Number 2. Okay na doon? Okay? Pag tinanggal niyo yung da, pag may nakita kayong patchim or final consonant, idugsong lang yung sumnida. Number 2. O, halimbawa ay kada. So, pag tinanggal mo yung da, nagtapos siya sa vowel. Sa vowel siya, yun ang gagamitin natin. Again, i-insert mo lang, ipapasok lang. Ayan. Kamnida. Ano yung interrogative form niya? Kamnika. Kamnika. Number 3. Oh, ito naman. Go. Yun uling ano? Sinalda. Ang iba naman, halimbawa, ano ba? Alda. Yan, to know. So, pag tinanggal natin to, nang tira na lang ay al. Patanggalin mo to,
So, ano lang. Then, susundin mo yung ito. Lalagyan din ng ganun. Okay? Amnida. Pag question form, amnika. Amnika. Sa, lagyan nyo ng question mark, ha? Ka. Ka. Kasi pag nilagyan ng question mark, meron din kasing ang tawag dito. Merong conjugation na nika, yung because. Nika. Unika. Nika.